Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo para ating mapuri ang ating Panginoon sa araw ng pagsamba, sa espiritu at sa katotohanan. Tayo muna ay panandaliang manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoong Hesukristo, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Kami, Panginoon, pinahintulutan mo magtipon upang makinig ng inyong buhay na salita, upang ikay masamba namin, Lord God, sa espiritu at sa katotohanan. Samahan mo po kami at pahintulutan mo ang inyong presensya ay sumaamin lahat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin, O Diyos. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po, ako po'y mangangaral sa salita ng ating Panginoon. Base po sa 1 Corinto 2:16, sabi po rito, "For who has known the mind of Christ so as to instruct him? But we have the mind of Christ." Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. No? So, ang title po ng aking preaching ay Having the Mind of Christ. Yung ating pong tinataglay sa atin ang pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Now, paano po natin natanggap ang isip ng ating Panginoon? Ito po ay makikita, mga kaibigan, dun po sa aklat ng Roma 8:9 na kung saan dito po linagay yung tinatawag na sinasabi na ang Spirit ni Kristo po ay sumasa atin po bilang mananampalataya niya. Ang sabi po, "But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of His." Sa makatwid, kung wala raw pong Espiritu ni Kristo sa atin, ay wala tayong kaparte sa Kanya. Therefore, also the mind of Christ, meaning knowing all things which they got from Him and spiritual. Now, ito po mga kaibigan, natanggap po natin sa pamagitan po ng mga alagad ng ating Panginoon, yung isip ng Lord. We cannot say na natanggap natin lahat ng kaisipan ng ating Panginoon, pero enough for us to know truth from untruth. So, sabi po rito sa aklat ng Juan 15:15, ito po ang sabi, "No longer do I call you servants, for servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you." So makatwid, pinaalam ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya at alagad niya na yung kanyang nasa isip upang magawa natin ang kanyang kalooban. Now, meron pong sinabi rito na mga characteristic, how can we say that we have the mind of Christ? No? Now, importante po ang paksa na ito dahil tayo bilang mananampalataya, kailangan po ay meron nga tayo na pag-iisip na galing kay Kristo dahil tayo'y sumasampalataya sa Kanya. Una po na ebidensya na tayo po ay nagkakaroon nga ng pag-iisip galing sa ating Panginoon Hesukristo is Jesus was very knowledgeable about Scripture. Sa makatwid, kung masasabi natin na tayo po ay nakakuha ng pag-iisip ng ating Panginoon, natuto rin tayo tulad ng kanyang mga alagad na tinuruan niya at umabot sa atin ng kanyang katuruan, malalaman natin na si Hesukristo ang pinakamarunong sa larangan ng salita niya. Obviously, dahil ito po'y salita ng Diyos, alam niya po ito. Now, ang nakakapagtaka lang nga na kung sasabihin natin lahat po ng mananampalataya ay may isip ng Diyos o isip ni Kristo, how come believers differ in view with regards to the Lord Jesus? Kataka-taka pero totoo. Aaminin ng marami na kahit sabihin natin na tayo ay mayroon pong pag-iisip ni Kristo, iba pa rin ang pananaw ng mga mananampalataya tungkol kay Kristo. At marami po nagsasabi, mas mainam raw na pag-aralan at pag-usapan yung perseverance sa panahon ng quarantine
Bakit, Pastor, hindi ka mag-preach tungkol sa mga hula o propesya ng Biblia, o dili kaya yung end time or yung worship, o dili kaya unity, dahil wala pong pagkakaisa masyado ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Pero sa totoo lang, paano natin ipapangaral ang ibang paksa samantalang doon pa lang sa pinaka-basic na paniniwala tungkol sa ating Panginoon ay hindi magkasundo ang maraming mananampalataya. Dahil po sa mga dahilan na mas inuunan nila pag-aralan yung mga hindi gaanong essential sa pananampalataya ng tao. Ang importante ay makilala kung sino ang ating Panginoon. Ang sabi nga po ng Biblia sa Deuteronomy 6:4, na "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Sa Hebrew po, ang ibig sabihin ng one is ekad. Pero meron po nagtuturo, dahil ang kanila pong paniniwala ay base po sa konsilyo nung nakaraang 325, ang kanila pong pagkakilala sa Lord, shalosh, meaning to say, God in three persons. So, bakit kaya ganun, ano? Ang malinaw na sinabi ng Biblia, Deuteronomy 6:4, God is one. Pero how come ang paniniwala ng tao, God is three persons? Unang problema, yung numero. God is one, sabi ng Bible. Ang sabi naman nila, one in three persons. So yung ekad, dadagdagan ng shalosh, plus persons pa. No? Hindi nila sinabing God kasi mahahalata naman na talagang bulaan na yung doktrina na yon. Eh sabi sa Bible in Numbers 23:19, is God a person? Walang sinasabi yung Biblia na ang Diyos, human being or person. So basahin niyo po sa Numbers 23:19. So ang ibig ko lang sabihin, kaya ko po ito linalapit sa inyo, hindi po ibig sabihin na yung church na napupuntahan ng marami ay Christian church, born again church, fellowship, yung kanilang tinuturo ron, akma na galing po sa salita ng Diyos. Kasi doon pa lang po sa sinabi ko na pagkakilala nila kay Kristo, ikalawang persona sa Trinity. Samantalang malinaw na itong si Kristo ay nag-iisang Diyos na naging tao. So, malaking pagkakaiba. At nakalulungkot man, hindi napapansin to ng maraming pumupunta sa church. Akala nila ang pagpunta sa church ay yung pagkakaroon ng fellowship, pagkakaroon lang ng mga maraming kaibigan, kakilala. Pero yung pinaka-importante, yung makilala yung tunay na Panginoon, minsan, hindi na po importante. Kaya, if we have the mind of Christ, dun tayo dadalhin ng Lord na maisip na itutok natin ang ating pansin sa importanteng dapat alam ng bawat mananampalataya. Sino si Kristo? Paano po? Sabi po dito sa Acts 2:38, ang no less than Peter preached, "Repent, be baptized in Jesus' name for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Sino po yung nagsabi nito? No less than Peter, the disciple of the Lord. Tapos mayroon pong mga manggagawa na nagsasabi, hindi importante ang bautismo. So, imbis na nagkakaroon po ng clarity at linaw, wisdom, yung pangangaral, nagugulo tuloy. Kasi nga, meron pong minsang sinusunod yung ibang mga so-called Christian groups na credo na hindi po nanggaling buo sa salita ng Diyos. Now, yun po ang atin pong tatalakayin sa araw na ito. Kaya nga yung unity na sinasabi, mahirap pong mangyari. At isang nga pong Protestant Reformed Church pastor ang nagsabi nito, no? Unity is only useful when everyone upholds the truth. So, paano nga tayo magkakasama sa isang gawain kung hindi tayo nagkakaisa dun sa katotohanan na ating rason para tayo magkaisa? Kailangan, kung gusto talaga ng tao maging isa, kailangan alam natin ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi po pwedeng sila, iba yung katotohanan nila, sa katotohanan ng church. Hindi.
ang batayan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. So, balik po palagi tayo sa pundasyon. At ang pundasyon, salita ng Diyos. Deuteronomy 6:4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So, malinaw po, ekad. Hindi po shalosh, no? Hindi po tatlo, isa, no? Tapos, pag sinabi ng Bible, ang Panginoon ay hindi persona o hindi siya tao, eh, yun ang masusunod. Kasi sinabi na nga, hindi persona ang pagka-Diyos. Tapos sasabihin mo, sila'y iisang Diyos sa tatlong persona. Hindi tama. Now, we have to go back to the scripture. Yan po yung mind of Christ. Ano yung mind of Christ? Centered po sa salita niya. Para malaman natin kung lumalayo tayo sa katotohanan o tayo'y nananatili sa katotohanan. Ano po ang batayan natin? Ang salita ng Diyos. Having the mind of Christ. Now, doon po sa panimula ng church ng ating Panginoon, hindi lang po dahil yung church na nakikita nyo sa paligid ay may pangalan Jesus Christ, may pangalan fellowship, merong nagsasabing Christ-centered, ay Christ-centered na nga po sila. Kasi marami nga po na nagkakaroon po ng church pero hindi po nila kilala kung sino talaga ang ating Panginoon Jesus. Para po lubusang makilala ng tao, kailangan pumunta po dun sa pangangaral ng mga apostol. Found in the book of Acts chapter 2. Peter preaching and then nandoon po sinabi in Acts 2:38 ang pamamaraan para ang tao maligtas. Hindi po ito inimbento, kinuha sa book of John, book of Romans, etc. Kinuha po sa pamamaraan na kung paano yung mga unang mananampalataya ay nakapasok po sa iglesia ng ating Panginoon, sa church ng ating Panginoon. So, repent, be baptized in Jesus' name, and you should receive the Holy Spirit. So, ito po'y malinaw po, no? Meron na pong pattern. So, hindi na po kailangan mag-invento ng way how to be saved. Meron na pong pattern ang salita ng Diyos. Pangalawa, in order for us to have the mind of Christ, as said by Paul, Jesus had a caring mind. Jesus had a caring mind. Meaning to say, nagmamalasakit po ang ating Panginoon. He is full of love. Ang sabi nga po in the book of John 13, 34 to 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have loved one another." Now, mga kapatid, mga kaibigan, sino pa po ang magpapaalala sa bawat isa na manatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi dahil meron pong pangalang Kristo yung church natin, eh nananatili na nga tayo sa ating Panginoon. Kailangan kilala natin ang Panginoong Hesukristo batay sa kanyang salita. Hindi yung dahil nakatapal lang po yung pangalan niya sa harapan ng tarpaulin at sa harapan ng church natin. Kailangan kilala po natin siya. Meaning to say, we have His mind. Ana sa atin yung kanyang kaisipan. Sa makatwid dun sa mga kasama natin na naliligaw, bagamat nasa church, pero for some reason unknown, hindi nila kilala Panginoon, kailangan tayo magpaalala sa kanila at ipakilala natin ang ating Panginoon sa kanila para sila ay maligtas. Now, sino pa po na ang magbibigay ng babala sa ating mga kapatid na nag-aakalang ang kanilang pananampalataya ay tama pa rin? Marami po kasi mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, ay yung kanilang pananampalataya ay extension po ng Catholic belief. In fact, yung credo na sinusunod po nila, kung ito po yung inyo pong pakikinggan, dun po sa huli, kasama po yung the Holy Catholic Church. Sa makatwid, yung kaya pala yung mga iba nilang pananampalataya, minsan salungat po sa Biblia kasi meron pala silang sinusunod na napag-usapan sa konsilyo long time ago ng Catholic Church. So, can you imagine that? Ikaw ay born again church, pero yung doktrina pala na iyong hinahawakan at pinaninindigan ay galing po sa mga Katoliko. At yung iba po nagsasabi, hindi, universal church ang ibig sabihin yan.
Pero hindi po yun ang ibig sabihin, hindi po yun ang punto. Kahit baguhin mo yung Catholic Church, gawin mong Universal Church, hindi mo pwedeng masabi na hindi mo pinaniniwalaan yung mga natitira pang doktrina na hanggang ngayon, yun ang paniniwala ng church ninyo. So bakit ko ito sinasabi? Because having the mind of Christ, sino pa po ang magpapaalala sa inyo at sa ating mga kasama? Kundi tayo rin po na nakakaalam ng katotohanan. Now, Jesus had heavenly mind. Meron pong makalangit na pag-iisip ang ating Panginoon. First, He knows His words. Second, He cares. He loves us. Para tayo ay huwag po mapariwara, pinapaalalahanan tayo. Pangatlo, He has a heavenly mind. Yung ibig sabihin yung kanyang mentality, heavenly minded. Sabi po sa Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on earth. Meaning to say, importante pa rin talaga na malaman natin kung sino pinaglilingkuran natin. Kasi ang church nag-exist dahil kay Kristo eh. So kung mali ang pagkakilala mo kay Kristo, sino ay papangaral mo? Sinabi sa susunod ka sa Matthew 28:19, yung The Great Commission. Sinong Kristo pangangaral mo? Sabi mo ikaw ay born again. Sabi mo ikaw ay naniniwala ng sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. Pero extension ng Catholic Church teaching yung pinaniniwalaan mo. Hindi ka na nga sumasamba ng Diyos-Diyosan, hindi ka na nga nagro-rosaryo, hindi ka nananalangin pa ulit-ulit, pero meron ka pa rin paniniwala na galing pa rin dun sa kanila, na hanggang ngayon, nakapagtataka, hindi mo ito matalikuran, samantalang hindi po yan suportado ng Biblia. So, ang ibig sabihin dito, set your mind on things above. Yung salita na paano na ano kami matagal na itong credo o pinapaniniwala namin kaya wala na kaming sayang kung kami aatras, nanghihinayang kami. Ang sabi ng brain o sabi ng mentality ng ating Panginoon, yung guidance ng Holy Spirit through Jesus Christ, have a heavenly minded. Isipin mo yung spiritual consequence ng iyong desisyon. Ang sabi nga mga kaibigan, before Jesus went to His ministry, He was a great craftsman. Si Kristo, mga kapatid, bago po siya pumasok sa ministeryo, hindi pa po siya pumapasok sa kanyang gawain, sa pangangaral, siya po ay naghanap buhay. Ang gagandang muebles at mga project ang pinasukan nila, kasama yung kanyang foster father na si Jose. At napakaganda ng produkto. Bakit ko sinabi yan? Kasi hindi siya makakasuporta ng kanyang sarili at kanyang pamilya kung hindi excelente yung kanyang ginawang hanap buhay samantalang siya ay naghahanda sa ministeryo at para siya makapag-aral ng ituturo niya sa tao. At yung kanyang damit ay seamless po, wala pong retaso. No? Ibig sabihin, well provided for po si Jesus. So hindi ibig sabihin, bagamat siya ay heavenly minded, ay pinabayaan niya yung kanyang physical na kalagayan. Binalansin niya po ito. So, heavenly minded he is, pero excellente po yung kanyang ginawang paglilingkod. Ito po'y bago pa po pumasok sa ministeryo. Sa 30th year niya, 3 years ministry, doon na po natin nakita na yung kanyang gawain ay sinuportahan po. No? Meron pong pondo. In fact, the Bible said that Judas had enough money to rob. No? Kung wala pong pondo si Kristo nung siya po ay nagministeryo, wala pong nanakawing pera si Judas Iscariote. Ika-apat, Jesus had an obedient mind. Ang isip ng Lord, hindi lang po siya may malasakit, hindi lang po siya nakakaalam ng kanyang sariling salita, at hindi lang po siya makalangit ang isip, nandun rin po yung kanyang obedient, no? Masunuring isip. Sabi nga po sa Filipos 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death of the cross. So makikita natin, pinakita ni Kristo yung kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos at
dito po makita natin na kung ang ating Panginoon po ay masunurin, di lalo na tayo na magmamana lang ng isip ng Panginoon. So, uunahin natin yung lubusan siyang makilala. At hindi po tayo basta-basta susunod sa isang gawain na hindi na po biblical yung pagtuturo tungkol sa kung sino si Kristo. Now, dito po makita natin, ang primary objective ng natin is having the mind of Christ results in knowing the true God in Christ. Kailangan makilala natin si Kristo at hindi po magkaiba-iba yung pananaw natin sa Kanya. Kasi ibig ba sabihin, ikaw na ibang church, tapos ako naman sa kabilang church, dahil magkaiba tayo ng lugar, iba na ang pagkakilala natin sa Panginoon. Di ba there is just one truth? There is just one Christ? There is just one Bible na tinuturo? Sa makatwid, kailangan madiskubre natin kung saan nagkaroon ng problema. Doon po sa pag sunod sa paniniwalang hindi na susuportahan ng salita ng Diyos. Pag hindi na po nasusuportahan ng salita ng Diyos at yun po ang tinuturo sa inyo, eh that is a red flag. Mag-ingat po kayo. At pwede nyo pong pwede po kayong humanap ng isang gawain na nagtuturo ng pawang katotohanan po. Kasi hindi po kayo maliligtas kung may katotohanan po yung church na pinupuntahan ninyo. Bakit kanyo? Ang importante, dapat nasa katotohanan po kayo. Hindi yung merong katotohanan lang yung church ninyo. Dapat nasa katotohanan po kayo. Now, ang importante po rito between the 3 F, no? Tatlong F ng buhay, faith, finance, at family. Important po yung family, important yung finance, di ba? Pero pinaka-importante yung faith. Huwag po natin pababayaan ang ating pananampalataya. Ngayon pa na pinag-usapan natin yung isip ng Panginoon, yung mind of Christ. But faith is most important. Pinaka-importante pa rin ang pananampalataya. In the book of John 6:38, I have come from heaven not to do my own will but the will of Him who sent me. Now, dito po parang lalabas magkahiwalay, no? Yung pinadala sa kanagpadala. Eh, iisa lang po yan. Huwag po kayong maguluhan. Kasi yung po yung, kung babalikan natin yung pundasyon, eh, there is just one God. So, yung nagpadala sa kapinadala, there is no problem, hindi po sila nagkakahiwalay. Kaya lang, kaya nga Father, kasi God. Bakit Son? Kasi naging tao. So, ganun lang po ang ibig sabihin nun. Hindi po yung naging naghiwalay yung tatlo at tatlo silang persona at sa iisang Diyos. Hindi po. Ekad, isa lang po. Now, sinabi po in Ephesians 4:5 para wag po tayo maguluhan, no? One Lord, one faith, one baptism. So, there is no, wala pong ano na magkaiba yung pananaw natin, sasabihin, hindi, pareho lang. Kasi pagka ikaw, alam mo na magkaiba, sinasabi mong pareho lang, ang tawag sa'yo, deceived. Na? Huwag mo pahintulutan, if you are a Christian, eh, iba na iba yung tinuro sa'yo, galing sa Bible, tapos iba naman yung tinuturo ng leader mo, eh, dapat marunong ka. If you have the mind of Christ, you can discern. Teka muna, pastor, bakit nagtuturo ka ng ganyan? Wala naman po sinabi sa Biblia na tatlo ang Diyos o tatlo ang persona ng Diyos. Ekad na eh. Ano ekad? One. Numerical one po. Fifth, the mind of Christ is pure. Puro, no? Banal. 1 John 3:3, and all who believe will keep themselves pure. Sa lahat raw po ng sasampalataya sa Panginoon, mananatiling banal o pure. As Christ is pure, tulad ni Kristo na banal. Anong ibig sabihin nito? When we come to like here in the pandemic that we are in right now, importante po yung alcohol. I think it's 70% isopropyl alcohol para ma-disinfect po yung ating sarili. Now, very important na pure itong produkto na to. Kasi bawal po sa Bayanihan Act na kung ikaw ay nagpaplanong magtimpla o gumawa ng alcohol na basta-basta lang over the counter or sa backyard,
mahuhuli ka at hindi po aprobado itong FDA, hindi papasa sa kalidad at baka makamatay ka pa at makapahama ka pa kasi hindi pure ang produkto. Now, paano kung pinag-uusapan yung the pure faith o pure word of God ang pinag-uusapan? No? Kasi hindi po ibang ano ha, ang pinag-usapan natin dito hindi lang po yung about perseverance, about being faithful, hindi. Ang pinag-usapan natin pagka-Diyos. Oo, ganun lang kasimple. Pero simple man ito, bakit kami church nakasalalay ito dun sa pagkakilala mo sa tunay na Diyos? Kung may church ka nga, hindi mo naman mapaliwanag kung sino ang Diyos mo, paano mo siya ipapangaral? See? Pero dito po, malinaw, if you have the pure mind of Christ, kilala mo siya, alam mo ang katotohanan. You know, Catholicism is what Ralph Woodrow, isa pong author, described in his book as the Mystery Babylon Religion. Ito po yung isang libro na na-reprint ng 1981 tungkol po sa Catholic Church na ito po ay dinescribe ni Ralph Woodrow na author na Mystery Babylon Religion. Ito po ay Christianity na halo-halo, may halong paganismo, may halong sari-sari. Kaya meron po dong, kung meron aklat po kayo niyan, makikita nyo yung mga suot ng pare, yung kung ano mga abito, etc. Meron pong pinanggayahan na galing po sa pagpaganong pananampalataya. Halo-halo po yung paniniwala sa ano, yung pagrorosaryo, yung mga beads. Ay may hantulad po yan sa beads ng mga Buddhists na meron din po silang prayer beads. At yung ano no sombrero ng Diyos-Diyosa ng Dagon ng Philistines na ang tawag ay Dagon ay yun din po yung sombrero ng mga pare sa kasalukuyan no. So ang ibig ko sabihin makikita natin diyan na meron pong tinatawag na belief na parang dun po dumaan yung ibang mga churches sa pag-aakalang doon po nanggaling ang katotohanan. Kaya yung mga konsilyo, council na pinangunahan nitong church na to, down the line ay doon po kumapit yung ibang mga born again churches. Pero hindi po nila napansin na meron pa rin palang mga Catholic doctrine na nanatili. So malungkot po yan kung ikaw ay born again na tunay, spirit-filled. Malungkot ka kasi ano ba yan? Bakit tayo sumasampalataya sa doktrina na hindi galing sa Biblia at galing pa sa lumang church na ating iniwanan na? No? At marami pong umalis, no? Like Martin Luther, marami pong mga pangalan na kung pwedeng banggitin. Nung nalaman nila na maraming katuruan sa loob ng Catholic Church na hindi na po biblical. So sa makatwid, ano pong aking sinasabi rito? Mystery Babylon Religion. Napapansin nyo, even yung mga teacher ninyo, yung mga pastor na hinahangaan nyo, mga mega churches pastor pa man din, pag nagpaliwanag tungkol sa Trinity, tapos hindi naubusan na sila ng paliwanag, di na nila talaga maipaliwanag, masagot yung mga ilang basic na tanong tungkol sa pananampalatayang Trinity, anong sasabihin nila? Kasi mystery yan eh. See? Ay tama nga, kasi yung pinanggalingan ng ano na yan, pananampalataya na yan, comes from the Mystery Babylon Religion, the Catholic religion. So, bakit ko po ito sinama sa inyo mga kapatid? Kasi kung sinasabing pure, wala pong halo. Like the syncretist, alam niyo yung syncretist, tingnan niyo na lang po sa ano no, sa internet. Ang syncretist mga kapatid, belief in merged religions. Yung halo-halo. Pag siya ay nakipag-usap, nakipag-negosyo sa Buddhist, Buddhist siya. Pag siya born again ang kausap niya, born again siya. Pag Katoliko kausap niya, Katoliko siya. So para siyang hunyango. No? Syncretist po ang tawag doon. And naniniwala rin siya sa feng shui. Horoscope, pwede sa kanya yan, pasado sa kanya yan. Pagkaharap niya si pastor, yung mga bawal sa Christian, hindi niya ginagawa kasi bawal nga. Pero pagka yan, nakita niya yung ibang mga kasama niya na ibang relihiyon, mga Islam, etc., marunong siya makibagay. Ang problema,
chop suey po, halo-halo. Asan po ang paninindigan ng tao kung sasabihin mo siya'y mananampalataya ni Kristo? Meron siyang isang pure na pananalig, pananampalataya sa Panginoon. At yun po yung tinatawag na pure faith sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng halo-halo. Hindi pwedeng lahat okay lang yan kasi love naman ang pinag-uusapan. Hindi po yun ang punto. Ang punto rito, if you have the mind of Christ, kilala mo si Kristo at hindi ka huhula kung ikaw ay nasa tama o mali. Kasi sabi mo, you have the mind of Christ. Eh bakit iba yung paliwanag mo sa paliwanag ko kay Kristo? Ang arbiter dyan, ang referee, salita rin ng Diyos. Doon ka pa rin babagsak. O, sasabihin mo, hindi importante ang baptism. O, sino paniniwalaan ko? Kayo. Eh sabi ng Bible, sabi ni Peter, si Peter ang nagsabi, tauhan ni Kristo na sabi, repent and be baptized. Tapos sasabihin nyo, hindi importante. Sabi ng Bible, one God, sasabihin nyo three. Eh, sinong paniniwalaan natin? Tapos sasabihin mo, Christian ka rin, you have the mind of Christ. Pero iba yung isip mo, iba yung sinusunod mo. Tao, hindi si Kristo ang sinusunod mo. Huli, peaceful. The mindset of the Spirit is life and peace. Romans 8:6. Pag pinag-usapan natin ang isip ng Panginoon, kapayapaan po ang naghahari sa paligid. Huwag po kayong magagalit sa inyo pong lingkod. Wala po kong interes sa inyo pong mga, baka iniisip nyo, aanyayahan ko lahat ng inyong mga membro. At teka nga pala, hindi po sa inyo yung membro ninyo. Pinagkatiwala lang po ni Kristo sa inyo yan. Ang pinaka-chief shepherd po sa sinabi sa Biblia, ang Panginoon, the chief shepherd is the Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ikaw ay under-shepherd lang. Ako'y under-shepherd lang. At tungkulin ko ang ituro ang katotohanan. Now, kung ikaw, sa tingin mo, nagtuturo ka ng katotohanan, pero alam mo rin na hindi ka binabackupan ng salita ng Diyos, eh, hindi pa huli magbago, Brad. At I'm doing you a favor if you are a co-worker. You have to acquire the mind of God. Matakot ka. Huwag ka mangaral ng turo ng tao. Pag-aralan mo, saan ang galing yan? Baka kamo, ikaw eh born again na, pero hindi mo alam yung dati pa rin palang pananampalataya. Doktrina pa nila, yun ang tinuturo mo. So, manumbalik ka. Makikilala mo yung tunay na church, pumunta ka sa Book of Acts. Nandun yung church na pinasimulan ng Banal na Espiritu. The Spirit-filled Church during the time of Pentecost. Sabihin mo nga na, bakit ano, yung sa church ka na lang ninyo mag-preach, bakit sinasama mo pa itong ano? Eh, walang problema. Magturo ka ng katotohanan sa church mo. Oh, kasi yung mga miyembro mo, naguguluhan sa iyo eh. Oh, ikaw na mga ngaral. Sabi ko nga mga kaibigan, bilang pagtatapos no sa mga nahahigh blood na sa aking mga kamanggagawa ko, nakaiba ang aking pananaw sa pagka-Diyos, iba sa inyo. Eh ganun din sa sinabi ni Pablo sa Galatians 4:16, have I become your enemy because I tell you the truth? Sana hindi naman tayo maging magkatunggali. Eh sinasabi ko lang naman sa inyo ang katotohanan, no? Kung tayo ay preacher nga ni Kristo, eh wag na natin paikot-ikutin. Pakilala natin ang tunay ni Kristo na pinapakilala ng Biblia. Hindi yung sinabi ng ilang mga tao na salungat naman sa Bible. Now, in 1 Corinthians 14:33, no, ito po ang sabi, God is not an author of confusion. He's not an author of disorder, ladies and gentlemen, but a God of order. Ang Diyos, hindi tayo dadalhin sa confusion kasi siya ay Diyos ng kaayusan. Magulo na nga ang buhay ng tao, yung pagpapakilala pa natin sa Panginoon na hindi natin maipangaral ng malinaw. Eh, ayusin po natin. Let's preach the biblical Jesus. Kasi, after all, we have the mind of Christ. Na bilang pagtatapos, meron po akong
ilalapit sa inyong kwento. Alam ko, alam niyo po ito. Yung Emperor New Clothes, no? Ito po ay sinulat, ginawa ni Hans Christian Andersen. At isa pong emperor, no, na mahilig po sa makabagong pananamit, ang binisita po ng dalawang manloloko, what we call a swindler. Sa hilig niyang bumili at magpagawa ng mga magagandang damit, ay meron pong manloloko na lumapit sa kanya. At ang sabi nung manloloko sa emperador, itong emperor na to, wala siyang pakialam, hindi siya bumibisita sa mga sundalo niya, sa welfare ng kanyang bayan. Hindi masyado importante sa kanya. Basta damit, yun ang importante sa kanya. Lumapit itong dalawang manloloko at humingi ng bayad. At ang sabi nila, ito pong gagawin naming damit para sa inyo, mahal na emperador. Malalaman nyo kung yung tao ay una, stupido, mangmang, pangalawa, kung hindi na siya karapat-dapat maging parte ng gobyerno nyo. Malalaman nyo pag ito ay pinagawa nyo sa amin. O siyempre, gusto nung interesado yung emperor magpagawa ng ganyang klaseng damit kasi makakaroon siya ng magandang damit. Pangalawa, meron pang addition, bonus. Malalaman niya pa kung yung mga tauhan niya hindi nakarapat-dapat, di tatanggalin niya na lang kasi meron palang angking parang mahika itong pinapangakong damit na ito. Manluloko po itong humingi sa kanya ng down payment. So habang ginagawa po yung damit, nagpapunta po siya, hindi siya mismo nagpunta eh. Kahit excited siya makita yung nagagawa na ba, kalahating yung aking damit na pinagawa sa kanila. Pinapunta niya yung kanyang katiwala ron. Habang nagpunta yung katiwala ron, yung kumukunwari ilang naggumagawa ng doon sa patahian itong dalawang manluloko. Ito yung mga sinulid, ganito ganyan. Hinahabi na namin o ginagawa na namin ang kasabi-sabi, pagka hindi kakarapat-dapat sa gobyerno, hindi mo makikita itong ginagawang damit. Sa totoo naman, wala namang ginagawa talagang damit. So, nung tiningnan sinabi nung mga manloloko dun sa tumingin sa damit, masasabi mo, maganda ba? Maganda ba yung kulay? Gito, ganyan. Bagamat sa loob nung tao na tumitingin, wala naman siya nakikita, pag sinabi niyang, wala naman ako nakikita, di sasabihin nung manloloko, hindi ka pala hindi ka na pala dapat kasama dyan sa gobyernong yan kasi, di ba? Ito yung damit, hindi mo nakikita. So, anong ginangyari dito sa tao na tumitingin doon sa damit? Ang ganda nung damit na ginagawa ninyo. So, malapit na pala matapos, hayaan nyo, papaalam ko sa emperor. So, nakalusot po itong manloloko. Kasi yung kanilang panloloko, tumalab doon sa tao. At may pangalawa pang nagpunta, ganun din po. Wala naman nakita, pero sabi sa hari, malapit na po magawa. Humingi pa naman additional na down payment. So, ang dami na pong pera, nakapera po yung manloloko. Hanggang sa dumating na yung oras na yung hari na, siya na yung titingin nung tapos ng ginawa raw na emperor clothes. Nakita nung hari, wala siyang nakikita. Pero yung muestra nung dalawang manloloko, parang may hawak-hawak na damit. Ito na po yung damit nyo, mahal na emperador, etc., etc. Hindi naman masabi nung hari, pambihira, hindi ko pwedeng sabihin, wala ako nakikita. Sasabihin nila, hindi ako karapat dapat maging emperor. Kaya siya na rin, nakisama na rin siya dun sa kalokohan. Ang sabi niya, ang ganda. Ang ganda ng kulay nung damit. Tapos ang sabi pa man din ng manloloko, sige po, maghubad na po kayo, mahal na emperor, para magbibihis na po kayo nitong damit ninyo. Alam niyo mga kaibigan, ang malungkot sa kwento, nakisama po yung hari sa pag-aakala niya na pagka umamin siya na sa katotohanan, malaking kahihiyan, hindi na siya emperador. Di ba? So naki-ride on siya, hanggang lumabas po siya, hubot-hubad. Pero ang sabi nung swindlers,
O bihis nyo na po. O di binihis naman niya kunwari. Eh wala namang damit. Talagang binibihis sa kanya. So what happened? Pagdating po ng paglabas sa canopy at sila'y po'y nagpumarada sa publiko, my goodness, manghang-mangha ang mga tao. Shock po ang mga tao. At may mga bata ron. Ang mga bata ang unang nakahalata. Ala, ay wala palang damit ang emperador natin. Alam niyo mga kaibigan, instead na tumakbo yung emperor at yung kanyang mga ano, yung kanyang mga alipores, ano rin eh. Ayaw rin umamin na walang nakikitang damit eh. So, lahat sila nakukunwari. Oh, kita niyo yan mga kapatid. Hanggang sa matapos po yung parada, kahit na nalaman na nung emperor na wala naman siyang damit, pinangatawanan niya na lang tapusin yung parada hanggang makauwi siya sa kanyang palasyo. Ano po ang lesson po? Malinaw po pagka meron pong problema yung isang doktrina na importante sa ating buhay, it's never too late to do the right thing. Ano ba naman po na aminin natin na tayo nagkamali sa ating pananaw tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Eh kung yun ang sinabi ng Biblia eh. Eh anong gagawa natin kung na ikaw eh na napasama sa isang gawain na saliwa yung turo kay Kristo? Eh ngayon narinig nyo naman po ang katotohanan na si Kristo lang po ang siyang tagapagligtas. Na sinabi po sa 1 Timoteo 3:16, God was manifest in the flesh. At malinaw po sa Biblia na iisa lang po ang Diyos. At yung iisang Diyos na yan naging tao. At yung si Kristo nung siya po ay namatay, inilibing, nabuhay na namang muli, bumalik sa langit, ay kasiya naman po ang nagpadala ng banal na Espiritu. One Lord, one faith, one baptism. So, akin pong pakiusap sa mga kaibigan, mga kapatid nating takapakinig, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Pagka sinabi ng Biblia, yun po ang masusunod. After all, we have the mind of Christ. Hindi tayo madadaya ng sino man, kahit nagmamarunong. Malalaman natin kung ang kanyang tinuturo sa atin ay hindi na po galing sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, o Diyos, sa umaga ding ito, kami po, o Diyos, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Marami pong mga tagapakinig, Panginoon, nagdadalawang isip, dahil, Panginoon, hindi po mabilis ang talikuran, Panginoon, ang inaakala ng maraming totoo. Pero habang napapakinggan po ng bawat isa na marami pong doktrina pa pala na galing po sa lumang pananampalatayang mali, ito pala'y pinaniniwalaan pa ng marami. Lord, iligtas mo po ang mga kapatid namin, akala nila sila'y nasa katotohanan, pero wala pala po, Panginoon. Meron pong Jesus, pero hindi po yung Jesus na tinuro at inihayag ng Biblia. Ito'y Jesus sa pangalan lang Jesus, pero ikalawang persona lang po ang pagkakilala nila kay Kristo. Samantalang sinabi po sa Biblia, si Kristo mismo ang nagsalita, ako ang una at huli. I am the first, I am the last. Yung ibang tao, payag na sila, second person si Kristo. Pero hindi po tama ang ganong pananampalataya. Dahil sa revelation, ipinahayag ni Kristo, sinabi mismo ni Kristo, ako ang una, ako ang huli. Panginoon, hindi po pareho lahat ng Christian churches. Huwag po maligaw ang mga tao, Panginoon, kung di kanilang masumpungan ang katotohanan. After all, Paul said that if we believe in you, Lord Jesus, we have your spirit, we also have your mind. Magligtas ka po ng mga kaluluwa, Panginoon. At Lord, panalangin ko, Panginoon, sa mga taong tinatawag mo, O Diyos, samantalang ikaw naman talaga ang chief shepherd na magliligtas sa lahat, Panginoon, ay makipag-ugnayan po sila sa amin para amin po sila mapaglingkuran. Knowing that if they believe, marahil dahil hindi po importante sa church nila ang baptism, kami na lang po ang maglilingkod sa kanila.
para sila mabautismuhan sa pangalan ni Hesus Kristo, matapos po sila magsisi at sila po'y tatanggap ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. I pray, Lord God, na marami pong maligtas at makakilala sa iyo ng lubusan. I pray, Lord God, for our country. I pray, Lord God, for our frontliners. And I pray, Lord God, na matapos na po, Panginoon, ang pandemic na ito, Panginoon, at magkaroon na po kami ng pagbubukas muli ng pagsamba sa inyong church. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for giving us your mind. We'll go back to your word always to monitor and to examine ourselves if we still are in the faith. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po.